dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Bago po ako magsimula ay gusto ko munang magpasalamat sa himpilan ninyo dahil napili po ninyong basahin at itampok ang aking istorya. Istorya ng kababalaghan na naranasan ko ilang taon na ang nakakalipas. Papa Dudu, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jelay, 21 years old na sa ngayon at kasalukuyang college student dito sa STI Novaliches. Dito na ako nakatira sa San Bartolome, Quezon City kasama ang aking mga magulang at kapatid. Papa Dudu, may sari-sari store kami sa tapat ng aming bahay at palaging nakatutok ang radyo namin sa programa mo. Samantala ay subscriber mo ako sa iyong YouTube channels since 2023. Bago ko matulog ay nakagawian ko ng makinig ng inyong mga tinatampok na kwento, mapadrama man yan o mapahoror. Papa Dudu, sa tuwing binabalikan ko ang karanasan ko na ito, naninikip pa din ang dibdib ko. Hindi ko pa rin may kwento ng maayos, pero susubukan ko. Gusto ko pa rin kasing ibahagi dahil baka sakali na mabawasan ang bigat na nararamdaman ko. Naganap lamang ito noong taong 2022. Sa probinsya pa ako nag-aaral noon. Nangyari ito sa classroom namin. Ilan sa mga kaklase ko ay naistorbo ko dahil dito. Tiyak akong hindi nila rin makakalimutan sa buhay nila ang pangyayaring yon. Sobrang depressed ako noon, kakapasok pa lamang noon ng taon, pero sunod-sunod na din ang pasok ng problema sa buhay ko. Nagkahiwalay kasi ang parents ko at napunta kaming mga anak sa kustudiya ng aking ama. Dahil siya lamang noon ang kayang bumuhay sa amin. Sa kasamaang palad ay pinigilan kami ni Papa na makipagkita sa mama namin, kaya labis kaming nangulila sa kanya. Dagdag pa doon na nag-away kami ng lola ko dahil lagi siyang may napapansin sa akin na mali. Sabay pa na naggalit sa akin ang buong side ng Papa ko. To the point na halos itakwil ako ng side ni Papa. Sobrang madami pang problema na iba. Sana'y huwag niyo akong husgahan dahil nag-away kami ng lola ko. Namura ko siya at nasagot. Alam kong mali pero hindi ko naman sinasadya yon. Naalala ko noon, sabi ng lola ko sa mother's side ko habang nanonood kami ng The Exorcist. Madalas daw na napoposes sa mga taong may dinadalang problema. Yung mga depressed, sina kasi yung mga taong mahina at yun daw ang nagpapalakas sa bad spirits. Yun din ang nakikita nilang way para mapasok ang katawan mo. Hindi naman ako natakot noon, madalas naman talaga akong makakita at makaramdam ng mga unusual na bagay na tanging may mga third eye lang daw ang nakaka-experience. Hanggang sa mangyari sa akin ito, Papa Dudu. Transfer student ako sa school na ito at wala akong ibang alam na history ng school bukod sa isa. Ayon sa nalaman ko, ang kinakatayuan ng building ng classroom namin ay medyo haunted. Nabanggit yon ng kaklase ko nang minsang nagsabi ako na may nararamdaman ako. Nung una kong marinig yon, aaminin ko, Papa Dudu, na hindi ako naniwala. Inisip ko na lamang noon na isa lang ang kwentong yon sa mga chismis tungkol sa mga school na nilikha ng mga estudyante para sa kakaibang thrill at excitement. Yung pinanggalingan ko kasing school noon, kumakalat din na haunted dahil dati raw itong sementeryo. Pero ni minsan ay hindi ako nakaramdam o nakaranas ng kakaiba o kababalaghan. Samantala, alas 3 ng hapon, buwaba kami sa classroom namin galing sa science laboratory. Dahil wala naman yung teacher na magtuturo sa amin, pagdating namin doon ay tumambay muna kami. Sa bandang dulo ng classroom kami nakaupo. Pagkarating namin doon ay binaba ko na ang bag ko. Umupo ako sa upuan ng katabi ko, tapos yung best friend ko naman ay sa upuan ko umupo.
Tumabi sa kanya yung isa ko pang best friend. Bali ako, si Roselle at Shyla ang magkatabi. Ewan ko ba pero binansagan kami noon na Powerpuff Girls ng teacher namin sa social studies dahil daw sa maliliit at mukha raw kaming mga bata. Anyway, naglalaro noon ng isang mobile app game si Roselle. Kaya naman pinagmasdan ko lamang siya. Yun kasi ang libangan naming tatlo. Nagpapagalingan kami sa paglalaro noon, nagsasalitan at nagtatawanan pa kami ng mga time na yon nang biglang tumayo yung mga balahibo ko. Nakaramdam ako ng lamig pero hindi ko pinansin. Hindi naman kasi masyadong malakas kaya binaliwala ko. Pero ilang minuto pa ay halos hindi na tumigil sa pagtayo ang mga balahibo ko. Kaya naman nag-react na ako. Ano ba yan? Bakit parang kinikilabutan ako sa nilalaro mo, Roselle? Ang sabi ko. Unang tumingin si Shyla sa mga braso ko. Natawa pa nga siya noon. Baka na pagtripan ka ni Nay, sabi niya. Napatingin lamang ako sa kanya. Naguguluhan noon sa kanyang sinabi. Sinong Nay? Tanong ko. Yung matandang babaeng pag-alagala dito sa school natin. Ang sabi, paboritong pagtripan ni Nay ang mga baguhan o transferee na katulad mo. Anong ibig mong sabihin na multo si Nay? Gusto kong klaruhin niya ang kanyang mga sinabi. Gumisi lamang si Shyla at hindi na nagsalita pa. Samantala ang sinabi naman ni Roselle, baka daw nadudumi lamang ako. Ipinagsawalang bahala ko yon pero papadudot, hindi pa din tumitigil ang pagtaas ng balahibo ko at nilalamig na ako. Gaga, hindi na biro ito, ang sabi ko. Kabadong kabado na ako noong mga sandaling yon. Nagpalingalinga ako sa buong classroom namin pero wala akong nakikita. Nakapatay pa ang mga ilaw noon pero wala talaga. Sa kabilang banda biglang tinawag ako ng kalikasan kaya nagpa siya akong pumunta sa CR, Papa Dudut. Naalala ko na sinasabi nilang may nagpaparamdam doon. Pero hindi ko muna yon inisip kasi nga ang importante lang sa akin ay makaihi ako. Pero grabe, Papa Dudut. Kinabahan talaga ako ng may nakita akong kakaiba sa loob. First time kong makakita ng isang matandang babaeng nakatalikod. Mahabang buhok na medyo gray na. And nakasandal lang ang ulo sa pader ng isa sa mga cubicle sa loob ng CR. Para siyang totoo. Parang buhay ganun. Tinitigan ko pa yon pero natakot ako nung gumalaw kaya tumakbo ko palayo. At dahil ingihina ako noon ay nagpa siya na lamang akong tumungo noon sa likod ng school. Sa tabi ng puno at doon na lamang ako umihi. Pagkatapos noon ay patakbo akong bumalik ng school. Nanahimik ako ilang minuto na lamang kasi parating na yung last subject teacher na magtuturo sa amin. Umupo ako sa kinakaupuan ko kanina. Pero grabe talaga at hindi pa rin tumitigil ang pagtaas ng balahibo ko. And sobrang nilalamig na ako. Napansin ako ni Shyla na hindi mapakali sa upuan ko kaya naman pinalipat niya ako. Bruha ka? Lumipat ka dito sa tabi ko. Napagtitripan ka talaga ni Nay, ang sabi niya. Hindi na siya nagbibiro noon at halata ko sa mukha niya ang takot at concern sa akin. Lumipat ako sa tabi niya noon, bali tatlo kaming nasa likod that time. Apat ang upuan, vacant yung inuupuan ko kanina. Nandito ako sa dulo malapit sa bintana. Dumating na yung teacher namin, pagkapasok niya sa classroom, saktong nanikip yung dibdib ko. Pakiramdam ko noon ay atakihin ako ng asma ko. Hindi biro ang pag-atake ng asma ko dahil tumatagal yon ng almost 10 to 20 minutes kaya naman pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Nagtakip na ako ng panyo sa mukha dahil sa pinagpapawisan na rin yung noo ko. Hindi pa din tumigil sa pagtaas ng mga balahibo ko sa braso. Yung lamig na nararamdaman ko ay iba na. Hindi na yung usual na lamig dahil nahanginan ka or what, para siyang pumapasok sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang paghapang ng lamig sa paakod kahit nakasuot ako ng sapatos noon. Tapos ay umakyat na ito papunta sa binti ko. That time natakot na ako ng sobra kasi first time kong maranasan yon.
Hindi ko ma-explain kung anong nangyayari. Wala kong nakikita at napakalakas ng nararamdaman ko. Todo pray na ako noon kay Lord. Halos maiyak na ako dahil sa sobrang takot. Yung lamig papunta na sa tuhod ko. Parang lalamunin ng lamig yung buong katawan ko. Hanggang sa hindi ko na napigilang mapahagulhol. Dahil may nararamdaman akong malamig at sobrang bigat sa balikat ko. Tapos may biglang bumulong. Boses ng batang babae. Tara na. Napasambit talaga ako noon ng mama. Nakuha ko lahat ng atensyon ng mga kaklase ko pati ng teacher namin. Napatigil siya sa pagdidiscuss tapos ay todo yakap naman sa akin si Shyla na katabi ko. Anong nangyayari? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Todo iyak lamang ako at nagdarasal pa din habang nakatakip yung panyo ko sa mukha ko. Umaasa na sana'y lubayan ako ng kung anumang elemento ang nagpaparamdam sa akin ngayon. Nagtanong yung teacher ko kung ano ang nangyayari at si Rosel ang sumagot. Ma'am, kanina pa kasing tumataas yung balahibo niya. Tapos nanlalamig pa siya. Nararamdaman niya yata yung multo dito. Not the exact words pero ganun ang ibig sabihin. Kasi hindi sa kanila ang focus ko kundi ang pag-iisip kung ano ang nararamdaman ko. In Jesus' name, nang banggitin ng teacher ko yun ay gumaan ang pakiramdam ko. Pinatayo nila ako, pinapunta ko sa faculty room para medyo guminhawa ang pakiramdam ko. Pero tulala pa din ako. Uwian na noong mahimasmasan ako, Papa Dudut. Naiwan ko sa classroom yung bag ko, kaya binalikan ko pero hindi ako nakatuloy sa classroom. Pinakuha ko na lamang yung bag ko sa kaklase ko at natakot kasi ako. Nagulat naman ako noong lapitan ako ng isa sa mga kaklase kong lalaki, si River. Nakita mo yun? Tanong niya sa akin. Wala akong nakita pero may naramdaman ako at parang bumulong sa akin. Ang sabi ko naman kay River. Nakita ko na sumampa sa likod mo yung batang babae. Tapos sa ilalim ng upuan mo, nakita ko may dalawang kamay ang umahawak sa mga binti mo. Nagulat naman ako sa sinabing yon ng kaklase ko. Kaya palang malamig na malamig ang pakiramdam ng mga paa at binti ko kanina kasi may humahawak palang kung anong nilalang. Nakita mo ba kung sino yung humahawak sa mga binti ko o sisa ko? Hindi ko matansya kung lalaki o babae basta butot balat eh, itim ang balat, parang ang kalansay pero matutulis ang kanyang mga kuko. Kwento sa akin ni River. Lalo naman akong kinilabutan noon. Habang nilalamig ka naman at inihika, nakita ko naman si Nay sa labas ng kwarto natin sa may pintuan. Ang sama ng tingin niya sa iyo, ang sabi nito sa akin. Diyos ko po, tanging nausal ko sa mga binanggit ni River sa akin. Siya nga pala Jelay, may third eye ako pero hindi sila makalapit sa akin. Binabantayan ako ng kaluluwa ng mga magulang ko, ang sabi pa ni River sa akin. Samantala, hinatid ako ni River hanggang sa labas ng gate kung saan ay nakita kong naghihintay sa akin si Rosel at si Shyla. Nauna nang umalis si River kasi sinundo siya ng isang itim na SUV na alam kong nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong pataas. Si River kasi ang balitang pinakamayamang estudyante na nag-aaral sa school namin. Anyway, pauwi na ako noon kasama ko si Rosel at si Shyla na naglalakad papunta sa terminal ng tricycle. Nang namataan kong may batang lalaking nakapula, ang damit ang nakatingin sa akin mula sa malayo. Nung una hindi ko yon pinapansin, pero papadudod kinilabutan talaga ako nang umiting ito sa akin na parang isang demonyo. Tapos yung mga mata niya ay parang nangingitim. At syempre kinilabutan ako at agad kaming sumakay ng tricycle. Pero nakita kong bigla itong tumakbo palapit sa amin nang nagsimulang umandar na ang tricycle. Kuya driver, bilisan mong magmaneho. Huwag ninyong paabutin yung batang lalaki na kapula sa atin. Pasigaw at natataranta kong sabi. Anong batang nakapula? Wala namang batang lalaki sa paligid. Ang sabi naman ni Rosel na nakaupo sa motor sa likod ng driver. Ayun nga, mabilis namang nagmaneho ang tricycle driver at hindi ko na nakita ang batang nakapula. Pag-uwi ko noon ay nakatulog ako at feeling ko ay napagod ako ng sobra. Pakiramdam ko ay tumakbo ako, parang ang dami kong ginawa. Kinabukasan, nalaman ng ibang senior high school students, teachers at ng ibang staff ng school na yon, Papa Dudut,
ang nangyari sa akin. Lunch break, dalawa lamang kami ni Rosel na naiwan. Hindi ako nagstay sa room at pumunta kami sa canteen at doon ay kumain. Medyo na trauma kasi ako kaya hindi ko nagawang magstay sa classroom. Kung hindi ako nagkakamali ay 12:30 na halos noon. Pero nasa canteen pa din kami hanggang sa dumating si Ate Girl na anak ng isa sa mga teachers na madalas kong makita na tumutulong sa mga staff sa canteen. Tawagin na lang natin siya na Melly. Malinaw pa sa memory ko yung mga sinabi niya noong araw na yon. Ikaw yung estudyanteng nakaranas ng kababalaghan sa classroom ninyo kahapon, no? Tanong pa ni Melly. Nagulat ako noong sinabi niya yon. Sa pagkakatanda ko ay wala naman kasi siya kahapon noong nangyari yon. Noong mapansin niyang nagulat ako at hindi nakapagsalita ay tumawa lamang siya at umupo sa harapan ko. Nakakakita rin ako. Actually, hindi lang multo ang mga nakikita ko. Pati past ng mga tao. Past ng isang lugar o ng isang multo. Nalalaman ko din kung nakakakita ka ng multo gaya ko. Kaya ko ding malaman kung ano ang kakayahan mo bilang isang tao. Madami pa siyang sinabi pero hindi ko na matandaan ng ilan. Masyado na kasing mahaba. Papadudot hindi pa din ako makapagsalita. Nagkwento siya tungkol sa sarili niya, mga naranasan niya, mga nakikita niya sa ibang tao, sa mga lugar na napupuntahan niya, at tungkol sa akin. May mga bagay siyang nabanggit about sa akin na kinagulat ko dahil totoo ang lahat ng yon. Tulad na lamang na madalas akong makakita ng mga multong paulit-ulit sa iba't ibang lugar. Isa kang carrier, ang sabi pa ni Melly. Ano yun? Tanong ko. Nakakapagdala ka ng mga multo mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar. Kaya madalas mong masabi na nakakakita ka ng mga multong paulit-ulit. Hindi dahil sinusundan ka nila, kundi dahil dinadala mo sila. Sagot pa ni Melly. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut, pero mas malakas kasi ang faith ko kesa sa takot ko. Kaya madalas kapag bumabiyahe ako ngayon, nananalangin muna ako at humihingi ng guidance at protection. Mahirap na, baka maulit pa. Umalis na ako sa probinsya hindi dahil sa naranasan ko sa school namin, kundi dahil kinuha na kami ni Mama mula kay Lola. May 2022 nang lumipat na ako sa San Bartolome, Quezon City sa Rockville. Sa bahay namin, mag-aalas 6 na ng hapon noon. Padilim na at mag-isa lamang ako. Bukas sa mga bintana at ang pinto. Hindi naman ako nangamba na baka may pumasok na magnanakaw kasi safe naman ang community namin. At sa kakilala ni Mama ang mga kapitbahay namin. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Yung mga puno sa bakuran namin ay halos sumayaw na. Pero ang pinagtataka ko ay bukas naman yung bintana pero parang may sariling buhay yung hangin na nasa pinto pa namin mismo pumasok. Medyo kinilabutan ako. Pero binaliwala ko yon. Biglang kumahol yung aso namin. Kumakahol lamang siya kapag may hindi siya kilalang tao na nakikita sa tapat ng gate namin. Hindi ko pinansin pero halos ilang minuto na yung dumaan. Kumakahol pa din siya. Sinisilip ko sa pinto kung sinong kinakahulan niya. Nagulat ako. Yung matandang babaeng nakita ko sa CR ng school namin noon. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yon, pero ang pinagkaiba ay unti-unti na siyang humarap. Humarap siya na may nakakakilabot ng ngiti sa mga labi. Dahil dito ay napasigaw ako sa sobrang pagkabigla. Anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Bagamat hindi ko nakitang gumalaw ang kanyang bibig, ay narinig ko naman ang kanyang mga sinasabi sa utak ko. Ikaw ang nagdala sa amin dito, sagot pa ng matanda. Amin? Bakit? Ilan ba kayo? Kinakabahang wika ko. Mamayang kaunti nakita ko na lumapit ang ibang mga figura sa bukas na pintuan, iba't ibang mga multo. May matanda, may mga kasing edad ko lamang, may mga bata, iba-iba rin ang panahon kung babasehin ang kanilang mga damit. Meron pa kang babae na nakasuot ng Maria Clara. Meron din akong nakitang singkit na lalaki nakasuot ng uniforme ng Japanese Imperial Army. Marami sila. Siguro mga tansya ko ay nasa 30 sila at naroon din ang batang lalaking nakapula sa harapan at nakangisi sa akin. Hindi ko kayo dinala dito. In Jesus' name, lumayan niyo na ako, utos ko sa kanila. Mamayang kaunti biglang umatras.
ang matandang babae pati na rin ang mga multo sa kanyang likuran. At nang nasa labas na sila ng pintuan ay biglang nagsara ng malakas ang pinto. Pagkatapos ng experience kong yon, Papa Dudut, ay iyak ako ng iyak. Kinabukasan nagpasama naman ako sa mama ko at pumunta kami sa simbahan ng Holy Cross. Dito pa rin sa San Bartolome. Kinausap namin ang pare at sinabi ko sa kanya ang lahat ng experience ko, pati na yung pagiging carrier ko. Dahil dito ay dinasalan ako ng pare at binindisyonan at pagkatapos ay nagkumpisal din ako. Pagkatapos noon ay pinayuhan ako ng pare na palagi magdarasal pagising ko sa umaga bago ko umalis ng bahay, tapos ay magdasal din ako bago ko umuwi ng bahay at magdasal ulit ako bago matulog. Yun daw ang mabisang paraan para hindi ako sundan ng mga multong nahahata ko saan man ako magpunta. At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Palagi akong nagdarasal, nagnonovena tuwing gabi at nagsisimba kada linggo. At sa awa ng Diyos ay hindi ako nakakaramdam ng mga kakaiba. Although paminsan-minsan ay hindi rin talaga maiwasan na may mga multong gustong sumunod sa akin. Pero kapag nakakaramdam ako ng kakaiba ay agad akong nagdarasal. In Jesus' name, yan ang katagang napatunayan kong makapangyarihan laban sa mga multo at mga elemento. Sa ngayon, Papa Dudut, ay payapa naman ang buhay ko. Second year college ako dito sa STI Novaliches at alam mo ba, lahat ng shops, tindahan at mga kainan na nakapaligid sa aming eskwelahan ay nakatutok sa iyong programa sa radyo. Ang mga kaklase ko rin ay nakasubscribe na sa iyong YouTube channel. Lalo na sa Papa Dudut Stories at Kaistorya. Kaya umaasa ako na mapipili ninyo ang aking kwento para naman magulat ang mga kaklase ko. Pakibati na lang po ang mga classmate ko na sina Rina, Jervy, Joanna May, Polly, Andrea, Justin Milo, Myla at ang buong tropang Calcu o tropang Calculator. Muli, thank you in advance and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Jelay. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.